Kapag ang isang tao ay hindi po nagbasa ng Biblia o hindi po niya narinig ang nilalaman ng Biblia, sabagat ang Biblia po ay salita ng Diyos. If you don't understand God's Word, then you can never understand why you exist and the very purpose of your life. Kailangan ang tao ay malaman niya kung bakit siya nandito sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang unang-una dapat na magtuturo nito mga magulang sa kanilang mga anak. But the problem, maraming magulang na hindi alam kung ano po ang salita ng Diyos. Dahil nung sila'y kabataan, hindi rin naituro sa kanila. Hindi rin sila nagkaroon ng desire. Mabuti na lang ngayon, maraming mga kabataan, kahit hindi po nakakilala ang kanilang mga magulang, sila po yung unang nakarinig, no? Kaya mission nyo mga kabataan, mission nyo mga magulang ninyo. Kayo namang mga magulang, kung kayo po'y nakakilala na sa Panginoon, mission nyo ang inyong pamilya. Minsan nagturo po ako, no? Kapag ikaw ay nagkaanak at hindi mo maituturo sa kanila ang daan ng buhay, ang katotohanan, at hindi mo maituturo sa kanila ang layunin ng kanilang buhay, ano? Eh mas mabuti pang huwag ka nang magkaanak. Bakit? Eh bro, may magkaanak ka na mapapahamak ng walang hanggan dun sa lugar ng kaparusahan. Hindi ka ba naawa niyan? Diba? Na mag-anak ka ng mag-anak, tapos hindi mo madadala sa Panginoon, mapupunta doon sa lugar ng kaparusahan. So, ikaw ay nag-aanak ng madadagdag ng bilang doon sa lugar ng kaparusahan. So, better for you. Kaya kayong mga kabataan, kapag hindi ba kayo handa, yung sarili nyo, hindi nyo madisiplina. Yung sarili nyo, hindi nyo madala sa Panginoon, hindi nyo talaga alam kung ano talagang layunin pa ng buhay nyo, huwag muna kayong mag-asawa. At huwag muna kayong manligaw, no? Huwag muna kayong manligaw dahil marami kayong ililigaw hanggat hindi nyo nalalaman at naintindihan ano ang layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Amen. So the Bible is a manual. This is the manual. Kaya every Christian must have the time to read the Bible every day. Hindi mo talaga malalaman ang layunin ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Maraming tao hindi nagbabasa. Yung iba, Kristiyano. Yung iba, member ng music team. Hindi nagbabasa ng Biblia. Yung iba din, anak ng pastor, hindi nagbabasa ng Biblia. At yung iba, pastor. Di ba? Hindi nagbabasa yan. Eh sabi nila, nakikinig naman ako. Iba yung ano mo, personal devotion mo. Iba yung personal mo na pag-aaral. Alam niyo, ang sarap yung mag-aaral ka ng personal eh. Kasi that's the time that the Holy Spirit teaching you personally. Ngayon, kapag ikaw yung nakikinig na ng salita ng Panginoon, nagko-confirm din. There is a confirmation. Kasi the Holy Spirit can also talk with us through the preaching, through the sharing, as sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang bawat salita na ating pong maririnig, make it sure na talagang salita ng Diyos. It's not the word of the devil. Paano natin malalaman yung salita ng Diyos at salita ng Diablo? Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapahalaga sa iyo. Ang salita ng Diablo ay lagi kanyang i-condemn. Lagi kanyang i-pinpoint yung kamalian mo at i-disqualify ka. That is the work of the devil. And the devil sometimes ay ooperang ka ng isang bagay na pagpapala, mapalayo ka lang sa Panginoon. Basta ang layunin ng Diablo ay ilayo ka sa Diyos. That's it. But the Word of God, okay, because God's Word is food, spiritually, every time na nakakarinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas ka. Every time na
salita ng Panginoon ay minemeditate mo, nanonoris ka, ninonoris mo, ibig sabihin, nai-energize ka. Why? God's Word is food unto us. Because the Word of God is food unto us. Every time you hear God's Word, you are strengthened. Parang ano lang, pagkain, physical, nanghihina ka kasi gutom ka na. Meron ba dito na ano, nanghihina, tapos nung kumain, lalong nanghihina, lalong nag-collapse? Wala. Lumalakas ka. Diba? Pag uminom ka ng tubig, nauuhaw ka, lumalakas ka. Nalabo na yung mata mo, pagkatapos nung uminom ka, luminaw, gumanda ang pakiramdam mo. So God's Word is food unto us, meaning every time you hear the Word of God, gumaganda pakiramdam mo. Nakikita mo ang layunin mo, nakikita mo ang direction, nakikita mo ang kinabukasan, nakikita mo ang pag-asa, nagiging buhay sa iyo. That's the Word of God. Kaya, maraming tao hindi alam ang layunin because they are not hearing the Word of God. Kaya nga po, if possible, in all means, sa lahat ng kaparaanan, at sa lahat ng pagkakataon, every believer, every Christian must have that boldness with the wisdom of the Holy Spirit to speak the Word of God to people. Kaya napakahalaga po yung Bible study sa tahanan, Bible study sa eskwelahan, Bible study sa mga barkada, Bible study sa mga opisina, Bible study kung saan merong mga pagkakatipon. At sino po ang gagawa nun? Tayo ng mga Kristiyano.